Hi everyone, welcome to World Vision's podcast, Usapang Makabata. I'm David Riaferio, Public Affairs Manager of World Vision. Ngayon, we're so lucky to have one of our former sponsored children, makakakwentuhan po natin, si Adora Mendoza. She's an IT manager and a global missionary. Adora, welcome to Usapang Makabata. Magandang araw po sa inyo at salamat po sa pagbibigay ninyo ng pagkakataon na ito upang makasama kayo dito sa Usapang Makabata. Adora, every time na meron ako nakakausap na former sponsored child, na-amaze ako kasi parang, ito, kitang-kita mo yung future ng mga tinutulungan ng World Vision. Pakikwento naman sa amin, sino ba si Adora? At paano ka naging part ng World Vision dati? Paano yung nakilala yung organization? Okay, so matagal na panahon na ito, no? So, papaikliin lang natin kasi sige pag ako lang. nagkwento, oras, 8 hours I can speak. Wow. Okay. Anyways, galing ako sa Cavite City, sa slums of Cavite City. Ang tawag doon sa lugar namin is Draga San Jose. Na pagsasakay ka ng tricycle, ayaw halos maghatid ng mga tricycle drivers. Kasi parang naging notorious na siya na minsan may nanghaharang. Pero hindi naman ganun kagrabe. Pero minsan may mga times na ganun. So slums talaga siya. Ang bahay namin ay nakatayo on stilts sa dagat mismo. So we were informal settlers there. My father was a fisherman and my mother was a plain housewife. Tatlo kami magkakapatid. I'm the youngest and the only daughter. So yung dalawang kuya ko, matatanda sila sa akin ng 8 years at saka 7 years. Dumating yung time na nung ako na yung pinanganak na ako, mahirap na yung buhay namin, naging mahirap. Tapos, kasi hindi na masyadong madaming nahuhuling isda ang tatay ko, ganyan. Oh, okay. Tapos, yung mga kapatid ko, naka-experience sila at an early age na makapag-aral sa private school noong mga nursery, elementary. But then, na-transfer na rin sa public. Pero ako talaga, I never experienced studying in a private school. Pero ang taas ng pangarap ko noon, I was so inspired at ang gusto kong maging first woman president of the Philippines. Sabi kong ganyan nung bata. Yung pangarap ko din yan dati, maging presidente. Oo. Oh, diba? Mga presidente naman tayo ng sarili natin pala, pangarap. Eh. Hallelujah. So ang tinatarget ko talaga maging abogado, sabi kong ganyan. Tapos sabi nga nila ang personality ko is really swak doon. Pero paano ko mga ngarap bilang isang bata na may mga times na ang ulam ninyo ay isang itlog lang na pinirito at pinaghati-hatian yung magkakapatid. Samantalang yung magulang nyo nakatingin lang kasi wala silang makain na. I mean, titingnan lang nila kung may matitira kami at yun yung kakainin nila. Kung wala, magtutubig, kape na lang sila. Kape, tsaka usually, nasanay din ako doon eh. Kape tapos may kanin. Nasanay ako doon. So actually, ang bote ko nung bata pa ako, natatandaan ko yung mga 2 years old ako, meron pa akong feeding bottle. Hindi gatas ang laman nun, kape. O di kaya minsan tapos, di ba? Yung sinain. Yes, yes. Tapos, di ba? Lumaki ako sa am, kaya hindi ako lumaki. Hindi talagang maliit ako. Tapos, yun yung buhay ko. Tapos dumating yung time na yung mga, merong nag gagather doon sa kapitbahay namin. Tapos nagbibigay sila ng school supplies. That was the time na sabi ko, uy, sana meron din akong, hindi pa uso yung sana all that time. Sabi ko, sana meron din akong bagong school supplies. Kasi bakit? Ang school supplies ko, yung mga tahinahitahing lumang notebook ng mga kuya ko na walang sulat, pinagsama-sama. So talagang, pag tinignan mo ngayon, nakakahabag. So, yun lang yung ginagamit ko. So, talagang, tapos may time na nagtitinda ako ng merienda, niluluto ng tiyahin ko, ilalako ko. Tapos, pupuntahan ko yung mga teachers ko para makabenta ako for sure. Kasi mababait sila sa akin, bilhan ako ng mga teachers ko. May time na hinabol ako ng aso, hinabol ako ng baliw. Habang nagbebenta ako niyan, kaya I really can relate doon sa mga street vendors. So, yun yung naging buhay ko bilang bata. Nagtanong ako doon sa isang kapitbahay, ano ho yung pinagkakaguluhan doon? Kasi para sa amin, di naman magulo, pero para nag-uumpukan sila. Oh, bakit may mga namimigay? Ang sabi sa
Ang sabi, sa ano yan, World Vision, Children's Helper Project, ano ho yun? Mga nagpapaaral yan sa Ilang mga taon ka bata nito? na. Ilang taon ka nito? Mga ano na ako nan, mga 10, 11. Okay, grade Ganyan. 4, grade Nag, 5. Oo. so sabi, nagpapaaral yan sila. Sabi ko, uy, nagpapaaral, kailangan ba matalino? Hindi naman, sabi nila. Basta mahirap ka. Uy, sabi ko, mahirap kami, qualified ako. Tapos, na-notice ako ni Sister Angie Mendoza. Isa siya sa mga board of directors ng Holy Trinity Christian Fellowship dati, doon sa Cavite City. Isa siyang church naka-connect ng Children's Helper Project at World Vision Philippines. Okay. Na-notice niya ako, kinausap niya, in-interview niya ang parents ko, na-qualify ako. Nice. So, that was the introduction. And I became a part of the World Vision Philippines. And natuwa sila sa track record ko sa school kasi simula grade 1, nasa top naman po tayo, pinagpala tayo ng Panginoon, purihin ng Diyos. So, tapos noon, sabi sa amin, magko-connect sa church. Sabi ko, ano ba, Catholic ako during that time, tapos nagli-lead pa ako ng mga prayer, yung mga rosary, ganyan. So sabi ko, magaling po ako niya, magaling po ako mag-rosary. Sabi, hindi tayo nagaganyan. Wala talaga akong ka-idea. Tapos, pinatend din na kami sa Sunday school. Nagdating na sa Sunday school, sabi ko, parang iba yung ano dito. Parang ang ganda. Parang maliwanag, malinaw. Tapos, nakakahawak sila ng Bible. Sabi ko, ay, pwede palang magbukas ng Bible. Kasi all the while, I thought, pag nagbukas ka ng Bible, masusunog ka. I mean, alam mo yung parang mga sabi-sabi na matatanda, ang Bible para sa banal lang yan. Kaya hindi ka dapat humawak niyan, hindi ka dapat magbubukas niyan kasi makasalanan ka. Mga ganong thoughts ba? But then nalaman ko, grabe pala tong Bible na to. Ang dami palang laman nito. Tapos meron pa sinasabing John 3:16. Yung, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Sabi ko, ibig sabihin, hindi pala ako pupunta sa langit. Sabi kong ganyan. Kasi hindi ko alam to. Tapos, yun na yung Sunday school teacher, inexplain niya. And that same day, May 9, wow, tanda mo ba? Yes, 1985. Yes, okay, tama. Okay. May 9, 1985, I accepted Jesus for the first time as Lord and Savior. So, syempre, wala ka pang alam nung ganun-ganun lang, accepted lang. So, ang alam ko lang, no, hindi na ako pupunta ng impyerno. Pupunta na ako ng langit. So, like, oh, yun na yun. Akala ko tapos na yun. Tapos, every Sunday na, niyayakan kami. Ganun ang ginagawa ng World Vision. Niyayakan kami every Sunday mag-church. Yung, holistic siya. Unang-una talagang target ng spiritual transformation. Character sa individual. Development, values formation. And, yes, and to the community. Kasi, you target one child at a time eh. And sa isang child, he belongs to one family. Pag na-transform na yung bata, makikita yung transformation, though hindi ganun kadali, yung family, and then the community, yung kapitbahay, kaibigan, and then the entire community. And mahahawa yung susunod na community and yung katabing community. Ganun kaganda. Magandang pagkahawa at blessed na pagkaingit dahil maiingit ka anong nangyari sa buhay nila. Okay. Bakit sila nagbago? So, to sum up yung nangyari sa buhay ko ay merong ginto at merong mga ginto na inilagay ang Panginoon sa mga lugar na akala mo ay sa tingin ng community ay isang basurahan. Kasi yung mga ginto na yung naghihintay lamang na matunaw, mabistay para kuminang at maging valuable at mag-spread ng value sa community and maging eventually maging world changer. So galing. Yun ang ginawa ng World Vision. Hindi lang material na bagay kasi alam yung material na bagay, oo, naka-boost talaga yun eh. Pero ang pinaka the best na nagawa ng World Vision sa buhay ko ay nakilala ko ang Panginoong Heso Kristo dahil sa pagdadala nila sa amin sa church. So, naamin ko ang purpose ko noon. Wala si Jesus sa purpose ko noon una. Hindi ko alam. Doon alam ko, kilala ko si Jesus, Son of God, Diyos. Pero I did not have a personal relationship with Him.
Pero doon sa araw, araw linggo-linggo ang pagtsatsaga ng World Vision sa amin, doon ako nagkaroon ng relasyon sa Panginoong Jesus. Wow, thank you for sharing that, Adora, ha. I'm curious, ano, nung bata ba ikaw, kayo ng magkakapatid, or siguro sa observation mo rin ngayon, ano, as you deal with your, sa church halimbawa, o di kaya sa personal advocacy mo, palagay mo ba ang bata, meron silang awareness na mahirap kami? Alam ba nila na poor sila? Depende sa pagpapalaki ng magulang. Depende sa magulang, ano? Oo. Kasi two types 'yan eh. Ang may mga magulang kasi na kahit nahihirapan sila, ayaw nilang ipa-face sa reality yung mga anak nila. Okay. Kino-cover up nila. Meron silang sugar coating. Kaya ang result ng ganyang pagpapalaki, ang bata nagiging diyan lumalabas yung sabi mo mga trying hard. Lumalaki silang social climber. Nakakaawa ang mga bata. Kaya tayong mga magulang, isipin natin ang itinatanim natin sa puso at isip ng mga anak natin. Let us help them face reality. Naiintindihan natin, gusto natin that our children would experience a better future. Yeah. But please, parents, let us prepare our children instead of preparing the future for our children. Anong kaiba nun? If you prepare the future for your children and your children are not ready to face the future, lahat ng pinrepare nyo baliwala. Bakit? Magiging prodigal son yan. Uubusin yan lahat dahil hindi sila prepared. But then, if you prepare your children for the future, whatever future that may be, whether it's good or bad, that they may face the challenges of life, they are ready. They are strong and courageous. And nothing can beat them. Nothing can put them down because they are prepared. So parents, and I also really would like to commend my parents do wala na sila dito sa mundo. Yun ang ginawa nila sa amin. Ito yung other side na na-appreciate ko, meron din namang mga mayayaman at may kaya sa buhay na ganun nila pinapalaki ang mga anak nila. Pero karamihan sa mga mahihirap, they really face reality. Bata pa lang marunong na maghanap buhay. Hindi naman forcing into child labor, pero yeah, kailangan nilang tumulong in simple things sa bahay, paglilinis ng bahay, paggawa ng gawaing bahay para ang parents makafocus sa pag-work. Malaking bagay yan mga bata. So if you know how to face reality, hindi yan yung slave mentality na ganito lang. Kami, hindi yon. Alam mo kung saan ka nakatayo. Alam mo kung ano yung kaya mo sa ngayon. Huwag mong pilitin ang magulang mo. Ibili ka ng iPhone or kahit anong cellphone kung hindi nila kaya. Nabuhay kami ng ilang dekada sa mundo na to nang walang walang cellphone. Totoo. Diba? And mas ano eh, mas marunong kami maghintay. Ang ngayon yung mga bata, gusto nila, click lang, ayan na, hindi. Dati kami nagre-research pa kami sa mga libraries. Ngayon, Google na nga lang, ChatGPT na nga lang. Minsan mali-mali pa, tapos kina-capture nila, tapos ipe-present nila sa school. I'm not a fan of instant things. I'm not a fan. Though, talagang I admit na nasa past phase world na tayo. Pero iba pa din yung pinaprocess. Ganon din ang buhay natin. Pinaproseso tayo ng Panginoon. Kaya magpaproseso tayo. I-accept natin ang reality, ano tayo ngayon. Pero wag tayong tumigil doon. Manatili tayong mangarap. Ngayon, doon sa pagitan ng ano ka ngayon at ano yung pangarap mo, ito yung magbibridge ng gap. Ano yung bibibridge ng gap na yan? Unang-una, ang pananampalataya mo sa Panginoong Jesus that He can do all things. Nothing is impossible with God. Kasi kung ako, kahit nangangarap ako na maging presidente ng Pilipinas, hindi ako tumigil ng nangangarap na lang, natulog na lang. Do hindi ko man natupad yung pangarap na yon. Kasi kaya ako gusto maging presidente ng Pilipinas, gusto kong baguhin. Gusto mo mag-serve, di ba? Yeah, gusto ko marami ako gusto kong baguhin. Gusto kong tumulong munlad. But then, I can say that God had molded me to be one of the world changers. Anong world changers? Ano ba ang trend ng mundo ngayon? Kasalanan, kasamaan, pandalamang sa kapwa, mga krimen.
paano kami, sinasabi kong paano ako naging one of the world changers, touching one life at a time, sharing the goodness of God, reaching out to the ends of the world, kung paano minandate ng Panginoon ang bawat isang Kristiyano to do the Great Commission. This is what I am doing. I know I am a professional and I'm working in a professional firm. But then, I know God has a purpose. Hindi ako na-stop doon sa professional career ko. I know that behind this, behind and beyond this professional career, God has a higher calling. I have my ultimate life purpose, which is to serve the Lord selflessly. So, yun nice. Po. Nice. Thank you. Adora, before we jump to Thailand, yung kaninang kwentuhan natin bago tayo mag-start ng recording, gusto ko munang malaman din, I'm curious with another thing. Sabi mo, grade 5 or grade 4 ka nung naridig mo yung World Vision. What made you curious? And what made you say na, I want to be part of this? Kasi diba, kung iniisip ko rin kung bata ako, maiisip ko na ba agad yon? Anong klaseng blessing, mindset, or alam mo yon, calling ba ang tawag dyan? Or ano yun? Anong nag-udyok sa'yo na magkaroon ng ganong isipan, tanggapin na, oh, okay, this is something I need in my life for me to be good in life? Simple lang. Simpleng pangarap ng isang batang lumaki sa hirap. Magkaroon ng school supplies. Oh, nice. Magkaroon ng uniform. Kasi simula grade 1 ako, hanggang nung na-meet ko yung World Vision, alam ba, dalawa lang ang palda ko. Isipin mo yung palda ko nung grade 1, mababa pa, below the knee. At syempre, lumaki naman ako kahit maliit ako. So that time, miniskirt na yun. Oh. Yung mga classmates ko, nasali sila sa choir. Ako hindi ako makasali sa choir kasi ako yung pinaka-maikli ang palda. Isipin mo, pag sa choir, dapat pantay-pantay yung palda. Pagdating sa akin, ang doon. Ayan na. Hoy, sa mga nakikinig, diba? Nanonood, ha? Tignan nyo kung gano'ng ka-importante ang school supplies and even yung mga uniforms. Akala nyo, ay, lapis lang binibigay nyo. O, hindi, ah. Kinitin nito kay Adora, oh. Gano'n ang impact, ano? Ay, speaking of lapis, alam mo ba, ako nag-aabang lang ako dati nung tinatapo na lapis, tapos tatasahan ng tatay ko para may magagamit ako. Mm-mm. Kasi, gano'n kami kahirap, ultimo lapis. Meron naman, pwede, may allowance ka naman isa dalawang lapis sa isang taon. Aha, pero alam mo naman ngayon, paano naman magkakasya yun? Totoo. So, mag-aabang ako. Tapos, yung school supplies, yung tinahitahe, makikita ko sila branded. May mga uso pa nun yung mga Sanrio, Hello Kitty. Akala ko may mga artista na sa ano sa cover. Ay, hindi pa nung high school yun, pero hindi ko na... Ayun, kaya tuloy, hindi rin ako naging fan ng mga artista. Okay. Kasi wala akong cover nung ganun. Kasi nung iniisyuhan na kami ng notebook ng World Vision, high school na ako, hindi ko naging craving yung mga artista. Ang craving ko yung hindi ko naranasan yung mga Sanrio. Ah, okay. Awa naman ako. Biglang naawa sa sarili. Hindi. Oh. Noong time na yun, hindi ako naawa sa sarili ko kasi masaya ako sa pamilya ko. Yeah. Yung isang lesson na kahit kapos kami sa material na bagay, masaya ako kahit nga dati nagsasalo lang, salo-salo lang kami sa isang itlog. Alam kong mahal kami ng mga magulang. Galing. Anong kinabibisihan mo ngayon bukod sa pagiging IT manager? At yun nga, kwentuhan mo naman kami about your trip to Thailand. I'm part of International Teams Philippines. It's okay. A missionary sending organization in the Philippines and internationally. Marami pong international teams sa iba't ibang parte ng mundo, and I'm part of that organization. Mm-hmm. We are fulfilling the prophecy to the Philippines that the Philippines will be a missionary sending nation. Mm-hmm. Naniniwala kami na ito na ang panahon para sa chosen nation by God na to bless the world, to bring the good news of salvation to the ends of the earth. And I'm part of it. Mm-hmm. Isa po ako sa mga Global Mission Center leaders. I think mga 100 plus po kami na nagli-lead ng mga tao sa different parts of the Philippines, ng mga Kristiyano
sa different parts of the Philippines at dinadala namin sila sa missionary training locally, tapos missionary training internationally. Ito na yung para pag nakumpleto na nila yung tinatawag namin na access to sa ibang bansa, magiging full-fledged missionary na sila. Sabi ko, full-fledged, hindi full-time. Kasi, okay. Kasi ako, sabihin ko, full-time missionary ako, pero full-time din ako sa career ko. Paano nangyayari yon? Because we believe that even your workplace, actually, your workplace is your call, is your place of calling. Kasi, huwag kang maghanap na gusto ko nandun ako sa ano sa bansang mayaman. Halimbawa, gusto ko doon ako sa Canada. Mm-hmm. Kasi mayaman yung bansa na yun, doon ako mag-share ng gospel. Mm-hmm. Don't go that far agad-agad. Mm-hmm. Kasi ibibigay sa iyo ng Panginoon ang bansa na pagdadalhan niya sa iyo. Yun maging mabuting instrumento ka, effective na instrument ka muna ng Panginoon kung saan ka nandun ngayon. Okay, kasi tama. Where you are right now is your training ground. Walang sundalo. Tayo lahat sundalo ng Diyos, tayo mga Kristiyano. Walang sundalo na pagka-graduate mo pa lang o hindi ka pa nga, in-training ka pa lang, pinadala ka na agad sa bakbakan. Pinadala ka na agad sa gera. Even si King David, bago niya patayin si Goliath, ay pumatay muna siya ng leon, ng bear. Marami siyang pinagdaanan bago siya humarap sa higante. Ganon din tayo. So we have missionaries in training. After ng missionary training, manghingi ka sa Panginoon. International Teams Philippines will not dictate ko, dito ka, dito ka, dito ka, dito ka. Hindi. Ikaw ang manghihingi sa Panginoon. At ang Panginoon ang magbibigay sa'yo. Hindi pwedeng yung gusto mo ang masusunod dahil hindi mangyayari. Mapilit mo man, hindi ka magpa-prosper. Because it's not our will who should prevail. It's the will of God. Tayo ay mouthpiece niya. Tayo ay tagagawa niya dito ng kalooban niya. Mm-hmm. We are not having a slave mentality here, but we are the servants of the Most High God. Bakit ko sinabing servants tayo? We are children of God at the same time. Kasi pag nawala sa iyo yung servant leadership, yung servant's heart, magiging mayabang ka na. Pero wag tayong magpapaalipin sa slave mentality. Iba 'yon. So ang ating mentality naman on being sons and daughters of the Most High is that alam mo may tatay ka. Alam mo na siya ang magpo-provide ng lahat ng pag ikaw ba pinapunta ng tatay mo, punta ka doon anak sa malayo, maglakad ka, hindi gagawin 'yon ng tatay mo. Papagsakayin ka niya, bibigyan ka niya ng pamansahe. Bibigyan ka niya ng lahat ng kailangan mo. Kailan naghirap si Abraham? Kung kailan siya sumunod sa Panginoon, saka siya lalong pinagpala. Yun ang mga prinsipyo na tinitingnan namin. Isa sa mga prinsipyo na tinitingnan namin sa Biblia, ang kalooban ng Diyos yung susundin mo. So, sa ngayon, diyan ka muna. Your workplace is your ministry. Kasi, malimit kasi hindi mo kailangan magsalita. Do less talk. But let the people see yung buhay mo. Paano binago ng Panginoon. And the people will come to you and ask you what happened to you. And then that's the time that you can share the Lord Jesus. Your healing. Yung nararanasan mong healing, pagpapagaling. I-share mo yan. Malaking testimony yan that will encourage people who are suffering from different sickness. Yung provision binigay sa'yo ng Panginoon, hindi yan pagyayabang. Wag mo lang kasi, depende kasi sa pamamaraan ng pag-share mo ng blessings ng Panginoon. Kung sa pag-share mo sa pag-testify mo, ipinagmamalaki mo na yung sarili mong kakayahan, hindi yan tama. Always acknowledge na ang Panginoon ang gumagawa at kumikilos sa lahat ng bagay. Nice. Na kung nagkamali ka man ang desisyon mo, ang Panginoon pa rin magre-reveal sa'yo, magrepent ka, at ang Panginoon buong puso kang patatawarin. At, syempre may consequence yung mga maling decisions natin.
grabe ang kabutihan ng Panginoon. So, hindi magiging mabigat yung dating ng consequence sa'yo. Although may times talaga mabigat ang consequences, pero God will heal and God will restore because He is the God of restoration. And pag kasi bumalik ka sa Panginoon, iaayos niya lahat eh. Mm-hmm. I-good as new. Everything will be good as new. My life had been train wreck kasi may mga pasaway din tayong ginawa, marami. But my life had been train wreck, but God was able and willing to restore my life and turn it into something really, really good, something really, really better, and actually the best version of the life I could ever have. Mm-hmm. So, marami pa tayong nilook forward. Isipin mo sa edad ko, ako ay marami pang pangarap. So, kung yung mga bata, yeah, yun nga, gusto ko sana tanungin, anong vision yung pwede nating ibigay sa kanila, sa mga bata? Sa story mo as a former sponsored child and now as a global missionary, anong promise yung pwede nilang panghawakan para naman ganahan sila, no, na pag-iigihin yung ginagawa nila habang nandito sila sa current state nila? Yung favorite verse ko in Joshua 1:9, be strong and courageous for the Lord is with you wherever you go. Ang haba nun eh. Mm-hmm. Kung, I encourage you to read yung Joshua chapter 1. Ito yung pagtawid nila sa promised land nung generation na nina Joshua. So we know na dun sa naunang generation nina Moses, they failed dahil nag-doubt sila sa pangako ng Panginoon. Tanda natin, ang buhay natin dapat nakafocus sa Panginoon. Mm-hmm. Kung nakafocus ang buhay natin sa Panginoon, lagi natin siyang kausap. Ito yung pray without ceasing. Huwag kang tumigil sa pananalangin. Hindi ito yung maghapon magdamag kang nakaluhod, maghapon magdamag kang bulong ka ng bulong na parang. Hindi yun. Ang pray without ceasing every step of the way, Panginoon, tama ba ito? Hindi lang siya katabi mo, nasa puso mo siya. Kakausapin mo siya, Lord, tama ba itong ginagawa ko? Lord, gusto ko ito eh. Pero nakaayon ba ito? Ito ba yung gusto mo? Mm-hmm. Lalo na sa pagpili, naku mga kabataan, biglang pumasok sa isip ko, lalo na sa pagpili ng boyfriend or girlfriend, naku, ang dami nagpe-fail. Uy, real talk na super. To, ha? At, yes, isa din po ako sa nag-fail dati yun anyway. Lagi kasi sobrang in love tayo, pipiliin natin. I don't know, ba't bigla ito yung lumabas ngayon? Okay lang yan, nililid ka dyan. Baka maraming nangangailangan. Love na love ko siya. Mamamatay ako pag wala siya. Talagang munto na yung mata mo't lahat-lahat. Pero mga kapatid, mga anak, tandaan nyo to, hindi ang kalooban natin ang the best para sa atin, kundi ang kalooban ng Panginoon. May mga standards, oo, kasi yung iba, yung mga matatanda nating leaders sa church, naging legalistic, oh, dapat born again, dapat ganito, dapat ganyan. Alisin natin yung mga dapat, tapos hindi pwede yan. Gawin natin na maging open conversation para sa Panginoon. Pag mayroon tayong crush, makinig kayo sa amin, na mga nauna na sa inyo, 10% doon sa mga crush na yan, yung nakagiging katuluyan mo habang buhay. Talagang walang forever sa ganyan. Pero meron naman, pero sabihin ko sa inyo, 10%. Kailangan nating imaiwasan yung unnecessary pains. Dahil ang Panginoon, mahal niya tayo, ayaw niya tayong nasasaktan. Karamihan, kalimitan sa mga pains and sufferings na nararanasan natin, lalo na tan early age, ay kagagawan din natin. Una, makinig tayo sa magulang. Bakit? Kaya tayo may mga magulang. Kaya tayo binigay ng Panginoon sa magulang natin at kaya ibinigay ng Panginoon sa atin ang mga magulang natin dahil sila ang mouthpiece ng Panginoon para magsabi sa atin, mangaral sa atin. Dahil hindi pa, mga anak, hindi pa mature ng isip ninyo, maunawaan lahat ng bagay. Makinig at sumunod. Okay, ito naalala ko, sabi ng friend ko sa akin dati, alam mo, nakikinig ka naman sa Panginoon, pero hindi ka sumusunod. Ngayon, nung natutunan ko kung sumunod, ay ang laki-laki ng pagbabagong ginawa ng Panginoon. Hindi enough na nakikinig ka lang. Kailangan sumusunod ka. Nice. So, mga kabataan,
Hindi porke crush, eh yun na. Ay tanong mo sa Panginoon kalooban niya. Ganon din sa global mission. Alam natin lahat gusto ng greener pastures, tama? Yeah. Ang gusto nating puntahan yung mga mayayamang bansa dahil may dollars, dahil may euro. Hindi tayo ililimita ng Panginoon dyan sa pangangarap na yan, sa mga pangarap na yan. Gusto niya the best para sa atin. Pero, pag andun ka na agad sa hayahay ang buhay mo, hindi ka na na-train. Para kang sundalo na dinala agad sa gera. Pag ikaw ay na-shower ka na ng euro at dollars, may tendency, hindi lang may tendency, malaki ang tendency na makalimutan mo ang Panginoon. Bakit? Dahil tatangayin ka na ng agos, ng kayamanan at karangyaan. Totoo yun. Adora. Kaya, kaya kapag ikaw ay na-mold muna, natuto muna, pag idinala ka, in-elevate ka ng Panginoon sa fulfillment ng ultimate promise niya sa'yo, ultimate na pangarap niya para sa'yo, hindi mo siya makakalimutan. At you will be so much blessed to be a blessing. Yun ang tatandaan natin. When we are blessed, our blessings is not just for our own. We are containers and dispensers of God's blessings. Ang galing naman. Thank you again for sharing your time with us in these visions. Ano? Sana pa makausap pa namin ikaw susunod na mga pagkakataon. We have a little time pero thank you so much. Ito po ang isa sa mga produkto naman ng World Vision. Niyayabang po namin. Ano? Kita niya naman hindi lang sa career nag-flourish kundi sa pag-serve sa Panginoon. Inspiration to families and children. Adora, I want to leave you and our viewers and listeners with this prayer from Psalm 42:1. As the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, my God. Maraming salamat po sa pagsama sa amin sa isang usapang makabata. I'm David. God bless you. Bye, Adora. Thank God you. God bless you too. Thank you. Thank you so much.